Dating gawi ka pa ba? Move on na! Bagong gawi na! Naging matunog na yung mga salitang depression, anxiety, mental stress, o iba-ibang matuturing natin mga mental disorders. Bagay na baka that they take for granted ng karamihan o hindi sineseryoso ng iilan. And so, let's talk on our Chika Lusugan segment, how important for us to seriously know about these stuff. Kaya we are very honored to have on our show through the See You Doc app ni na Doc AJ Rosario, a neurologist and psychiatrist. Ano, partner? Masinig tayo sa See You Doc app, ha? Ayan. Itong bisita natin, isa siyang neurologist and psychiatrist who earned his medical degree at the University of Santo Tomas, a co-founder, president, and CEO of Resilient Vision Marketing and Conjugate Corporation. Palakpakan po natin. Ako, very kengkoy din itong doktor na makakausap natin. Parang tayong dalawa lang, Dr. Remus Magabilen. Good morning, Doc. Ay, magandang gabi sa iyo. Ah, gabi tuloy. Umaga, umaga. Oh, madilim pa kasi rito. Magandang umaga sa iyo, Laila at Mon. It's an good honor morning, Doc. And a pleasure to be here with you saka sa mapakinggan ng mga tagapakinig ninyo. Okay, Doc, mauna na ako. Bakit lang natin kailangang seryosohin itong usaping mental health? Alam mo kasi, Mon, lalo na ngayong panahon ng pandemya, ano, ng panahon ng COVID, lahat tayo na nalalagay sa alang-alang ng ating mga sitwasyon. At syempre, dapat din nating isipin na marami sa mga kababayan natin ang nagkaroon ng malaking problema in terms ng kanilang finances dahil sa pagkawala ng trabaho, maari, no? At ito ba'y sinundan ng dalawang magkasunod na bagyo na siyang nagdudulot ng pangamba at pag-aalala sa mga tao. Ang problema rito ay pag tayo nagkakaroon ng ganitong stress, nagkakaroon tayo ng sari-saring mental disorder or sakit na maari rin makaapekto sa ating kalusugan, especially sa ating immune system. Yeah. We're talking about yung mental health, no? Kasi malaking apekto rin dito sa kalusugan. In essence, it could affect yung ating resistensya ng ating katawan, pangontra din sa mga infeksyon o sakit na maaaring magdulot. Bukod sa existing mga medical problems natin, say hypertension and diabetes, pwedeng mag-aggravate yung ating kondisyon because of mental disorders na yan. Doc, question, ano-ano lang po yung usual factors bakit nakararanas ng mental disorder ang isang tao? Kasi di ba parang may iba't ibang levels ho yan eh. Parang may anxiety, may depression. O baka mali lang ho ako ng pagkakaunawa. At least you can enlighten us about this. Well, majority of our mental disorders, may three factors yan eh. No? One is it can be an inherited or genetic ang reason. Ano? There are certain people that are really prone to mental conditions because of their inherent genetic makeups, no? May tinatawag kasi tayong sa utak natin ng mga medyo technical, tawag namin ay neurotransmitters sa brain, o ang ibig sabihin lang ng mga chemical na siya nag-iimpluwensa kung paano ang isang tao ay magkaroon ng emosyon at reaksyon sa pangyayari sa buhay. May mga tao talaga na they are born, na pinanganak, na medyo hindi balansa yung chemical sa utak. Another factor dito is yung tinatawag nating environmental. Yung stress na tinatanggap ng bata simula nung kanyang, ng isang pasyente, simula nung kasi pinanganak, hanggang sa pangkasalukuyan. At maaring panghuli yung kanya-kanyang coping mechanism ng tao. Bawat tao kasi may kanya-kanyang coping mechanism hinggil sa mga pagsubok na dinadanas sa isang tao. So basically, yun ang mga reason behind ng dahilan ng isang mental disorder o diseases. Mm-hmm. Pero Doc, what are the signs that parents should watch out for kapag yung mga anak nila may mga ganyang klaseng symptoms? Ano-ano po ba yung kailangan maging aware yung mga parents? Kasi sa panahon ngayon na hindi nakakalabas ang mga bata, hindi ba parang can we say na mataas talaga yung anxiety level ng mga bata? Kasi the things that they do pre-pandemic, hindi nila nagagawa ngayon. Gaya ng siguro maglaro sa labas ng bahay. O kahit papano maglakad, makalanghap man lang ng aircon sa mall, di ba po?
Yeah. Well, basically, ang pinaka-common na nakikita namin ngayong problema ay yung tinatawag natin generalized anxiety disorder. Karamihan ang tawag dyan nervyos. Ano? Nagkakaroon ng nervyos ang isang tao. At yung isa naman ay yung depression. Karaniwan ito very common, especially among adults and middle ages, ay yung madalas hindi makatulog. Yan ang madalas namin na dahilan kung bakit sila nagpupunta sa aming clinic. Sa mga bata naman, mapapansin mo yung irritability. No? Masyadong makulit, masyadong, and there's some changes in the temper ng bata. So yun ang common na nakikita. Pangalawa, in terms of appetite, it can be walang ganang kumain o overeating. At yung tinatawag din namin, walang ganang makipaghalubilo at nagiging withdrawn. And may time, yung mga lalo na kung ito'y anxiety, ang kadalasan na kino-complain sa amin ay yung madalas kinakabahan at hindi mapakali. At laging parabang may mga negatibong pumapasok sa isipan. Paano po natin yan mape-prevent, Doc? Mape-prevent ba natin siya? Or is there a way para kahit papano malesen yung nararamdaman ng mga anak natin? Oh yeah, of course, kung sa mga bata, let's one is siyempre positive reinforcement ang importante doon. No? Sa mga panahon ito, dapat ipaintindi natin bakit kailangan tayong sumunod sa mga alituntunin na patakaran ng ating sitwasyon. Pangalawa, siguro dapat maging aktibo rin ang mga magulang na mag-create ng mga activities na within themselves na maaaliw ang ating mga anak. Ano? And then, panghuli, siguro importante dito yung talagang family support at saka tutukan natin ang ating mga anak na minsan kasi ang problema dito, isa rin nangyayari, ay nalululun sila sa mga ibang libangan na minsan sobrang pagkukomputer o yung mga iba ay nauwi sa hindi magagandang bisyo. No? So yun ang mga dapat nating gawin sa panahong ito. Inauna, positive reinforcement sa mga bata at ipaliwanag kung ano ang sitwasyon at bakit natin ginagawa ito. Dok, yung mga nabanggit mo sa bata, paano naman po yung sa mga adults na nakararanas po? Sa mga adults, siyempre, ang isa nating dapat gawin dyan is paminsan-minsan ay dapat iwaglit natin yung ating sitwasyon dahil laging nagkakaroon ng intrusive thoughts o negatibong pag-iisip sa atin ano, na dumadating sa isipan natin tungkol sa sitwasyon. And it creates a feeling of parang kawalan o hopelessness. Pangalawa, yung isang maganda rin maaari yung pagtulong o pagdamay sa kapwa natin. Alam mo naman, ang sinasabi nila, mas masarap at mas nakakagaan yung tumulong ka sa kapwa. Ano? And then, isa rin doon is to make yourself very productive in some way, whether physically, o kaya health-wise, o kaya economically, isa rin yun. And then, panghuli, kung ito'y talagang, hindi, may isa pang maaaring susunod, yung family support. Malaking importante yun, no? Magkaroon ng suporta ang bawat isa't isa sa pamilya. At kung ito'y talagang hindi na maaagapan at makukuha sa ganun, mainam na magpakonsulta na sa isang profesional, maari sa isang psychiatrist na makakatulong at ma-address ang kanilang problema. Either sa paraan ng psychotherapy yung tinatawag namin o medikal sa mga iniinom na mga gamot na maaring makatulong sa kanilang kondisyon. Mm-hmm. Alam mo, Doc, ako, I'm a self-confessed clinically depressed person. Talagang I go to the psychiatrist para because I want to be better. I want to be a better version of myself. That's why I go to the doctor. Pero kasi, Doc, ang problema sa ating mga Pilipino, hindi nila kasi matanggap eh. May stigma po tayong gano'n na kapag nagpupunta sa psychiatrist ang isang tao, di ba? May ano, 'di ba? Ganun na agad. Yeah. Sasabihin nila ikaw baliw. Pag ikaw ay nakita ka na. Yes, ikaw, exactly. Oh, pero yes, hindi ko masisisi yung pasyente. Marami kasi sa psychiatrist ang medyo may itsura, kaya minsan yung mga pasyente na pupunta na babaliw sa doktor nila. They're kidding aside, no? sa ngayong panahon naman, aking napapansin ay nagkakaroon na ng slowly acceptance ang
specialidad ng medisina hinggil sa psychiatry, no? Slowly. Pero ganun pa man, marami pa rin tayong mga kababayan na may maling notion. O pangalawa, yung kanilang chance na makapagpakonsulta sa psychiatrist ay medyo limited, lalo ni mga kamag-anak o kaibigan natin o mga kababayan natin na nasa malayong lugar at wala sa mga syudad. Kaya isa nga magandang ginawa namin sa tulong ni Dr. AJ at ng aking kumpanya na Conjugate Corporation, kami ay pinipilit namin i-promote ang telehealth care ngayon, which is sa aming pananaw ay talagang napapanahon, kasi sa pamamagitan ng telehealth ay kahit sino man, kahit na ikaw nasa liblit na lugar, basta maayos ang internet natin, ay maaari kang magpakonsulta sa isang man psychiatrist o kanino mang doktor na sa iyo tingin mo ay makakatulong sa iyong kondisyon. I think this will be the new norm ngayon. No question. Even matapos ang pandemya, magkakaroon na ng pagbabagong shift the way a doctor and a patient relationship. Of course, very important pa rin yung personal na makikita namin. Pero sa pamamagitan nito, mas marami tayong mararating at matutulungan in terms of medical conditions nila sa pamamagitan ng telehealth care. Mm-hmm. Doc, ito po isa pong question pa, kasi syempre ang mga medicines, no, na pine-prescribe ng isang psychiatrist, hindi yan basta-basta over the counter. You need talaga reseta for that. Yeah. Tapos yung iba kasi sobrang kailangan pa ng approval ng PDEA, hindi lang basta isang reseta, ilang kopya yan na ibibigay mo sa drugstore. Paano po yung challenge nun ngayon in the normal o sa bagong gawi na telemedicine tayo ng pasyente? Papa, how does it work now? Alam mo, Lai, ako'y natutuwa kasi ang ating gobyerno ay tinugon itong hinaing na ito at problema hinggil sa mga reseta ng doktor. Tama ka doon, karamihan ng mga reseta naming mga neurologists at psychiatrists ay nangangailangan ng talagang reseta. At may mga special prescription pa kami na kailangan, yung tinatawag naming S2 license upang makabili at ang pasyente sa butika na siyang ang nagbibigay lamang nito ay yung PDEA. Pero dahil sa magandang response ng ating gobyerno at sa tulong ng PDEA, kanila ay pinayagan na ang mga doktor ngayon na magkaroon ng tinatawag na electronic prescription. Ibig sabihin ito, gagawa lamang kami ng prescription, maaari namin isend iyo sa iyong Viber o sa Messenger mo, kahit pa ito yung tinatawag namin restricted drug o yung kailangan ng S2 license, ay ito ay pinapayagan na ng butika na tanggapin. Ano? At maganda rin dito, sa isang banggitin ko na rin, yung platform na ginawa namin ni nila Doc AJ sa cudoc.com, meron ng prescription doon na kasama at pwede mo na rin i-print mismo. Sa madaling salita, nagluwag ang ating gobyerno upang mapagbigyan ang lahat ng mga pasyente para makakuha ng kanilang pangangailangan gamot. Hindi na kailangan yung actual na papel na prescription ng doktor. Tanging litrato lamang o print mula sa prescription ng doktor, basta ito'y may pirma at lisensyang ng doktor, ito'y tatanggapin ng sino mang butika. Mm-hmm. So mga drugstore, nakikinig ba kayo? Kasi minsan talaga hanggang ngayon, yung ibang drugstore, ang tipikas po ng ulo nyo, nyo. Oh, so sana makinig po kayo na yung mga reseta po ngayon, di ba? Nagkakaroon lang ng miscommunication between sa pharmacist na isang drugstore at yung kanilang mga frontliner na humaharap sa mga pasyente. Maari lang siguro, kaya minsan pinapaalalahan ng mga pharmacist ng mga ating butika na kanilang abisuhan ang bagong patakaran ng ating gobyerno ngayon, ng FDA at PDEA. Kasi may mga karamihan pa rin bumabalik na pasyente na hindi daw tinatanggap ang aming prescription. Subalit kung sila'y nakakausap namin at napapalinuanagan, tinatanggap naman nila. Yeah. Okay. Doc, may final question lang ako, no? Kasi syempre, iba pa rin yung pag-handle sa mga taong nakararanas po ng mental health disorder. Sapat na po ba yung pagsabi sa kanila ng kaya mo yan, nakasuporta kami sa'yo? Enough po ba yun? Kasi syempre, iba yung tumatakbo sa isipan nila, iba yung nararamdaman nila na nabigat, na napakiramdam. Yeah,
Magandang tanong yan mo, no? Kasi sa aking titingin, lalo na ngayong mga panahon ng COVID, minsan tumitingin-tingin tayo sa YouTube, Facebook. Ang napapansin ko, may mga karamihang organisasyon ngayon na tungpahingil sa insomnia, sa depression o anxiety. Ito'y maganda, no? Kasi nagkakaroon sila ng support group. Ako isang ayon dito na nagkakaroon ng isang sama-sama ang mga pasyente may kanya-kanyang pare-parehong problema. Subalit, ang napapansin ko lang dito, ay bukod sa magandang payo at encouragement na makakatulong, ang hindi ko lang nagugustuhan, minsan nagbibigay sila ng suggestion hinggil sa mga gamot na dapat inumin. So yun lang ang aking pangamba, kasi minsan yung gamot ng isa na niresepta ng doktor ay nire-recommenda na para bang ito'y para fits all medicine. Hindi po tama yun, kasi yan po ay dapat sa pag-inom ng gamot hinggil sa anxiety at depression, ito po ay dapat supervised ng isang doktor. Hindi po pwede nagsa-self-medicate dito. Mm-mm, tama yun. Hindi po yan parang gamot lang sa sakit ng ulo. Hindi pwede. Kasi sabi nga ni Do kanina, di ba, it has something to do with the chemical balance in our brain. Hindi tayo pare-parehas ng chemical balance. So, yung gamot ng isa, hindi pwedeng ibibigay mo lang basta dun sa isa. Diba? Para maidagdag ko lang, ang napansin ko lang, kasi karamihan nga ng pasyenteng ganito, ang kanilang problema ay ang tulog, insomnia. Ang kanilang pananaw, ang insomnia ay isang sakit na kailangan may sleeping pills. Pero sa isa ng maliwanagan natin mga kababayan, lalo na sa may mga anxiety and depression, ang insomnia po ay hindi sakit. Ito po ay sintomas ng isang mental condition. Ang dapat po nating ginagamot dito, yung sanhi ng hindi pagkakatulog. Hindi po yung inom lang ng inom ng kung ano-ano mang sleeping pills. Kasi kahit ano pong gawin natin, kung hindi natin i-address ang sanhi o ugat ng ating hindi pagkakatulog, eh patuloy po tayong iinom ng sleeping pills. At yan po yung sinasabi nilang minsan, baka ka maging addict o maging dependent. Kaya nga po, importante dito ang supervision ng doktor sa mga ganitong kondisyon o kasong mental. Correct. Totoo yan. Doc, ako last na. Madalas po kasi namimiss-interpret ang salitang depression. Sinasabi nila, depressed ako. Namimiss-interpret ang depression sa isang feeling, hindi ba? Depression ay isang karamdaman. Pero na-associate ng karamihan sa nararamdaman. Pwede po bang paki-enlighten kaming lahat ngayon na nakikinig at nanonood? Alam mo, ang natural lang sa isang tao, no, ang ma-depress, ano? Kagaya ko minsan, kung ako yung mapapagalitan ng aking asawa, eh talaga nakakalungkot 'yon. Pero may criteria po kasi ang depression para ikaw ay masabi namin na ikaw isang depressed na tao. Meron itong duration na dapat tuloy-tuloy ang isang tao ay depressed. At may mga isang criteria na dapat kaakibat ito. Yung merong suicidal thoughts, hindi makakain or overeating, walang ganang makihalabilo, o nagkakaroon na ng dysfunctionality, tulala. So, yung mga yon. Pero yung normal ng depression, natural lang po yun sa tao na magkaroon tayo ng feeling na kalungkutan, lalo na kung may magandang hindi pangyayari sa buhay natin. But it becomes pervasive at ito'y humaba at umabot sa punto na pati yung ating pakikitungo sa ating kapwa, sa pamilya at ating trabaho at nagkakaroon na ng mga negatibong effect at mababang pananaw sa ating sarili at parang wala na tayong kinabukasan, eh ito po ay nagiging sakit. Ang depression po o na-depress ay normal lang. Pero yung duration at kaakibat nun at tagal at epekto sa ating pakikitungo, yun po ang nagiging tinatawag naming disorder. Okay. Uh-huh. Ayun, at least, nabigyan tayo kahit paano. Ang bilis kasi ng oras doon, kaya hindi pa namin sarang tanong. Oh. Okay. Mataas ang puting bikinisim ng Pilipino. Pero kaya nga lang, talagang sunod-sunod ang sikos. Talagang medyo maapekto talaga. Pero, see you, Doc. Sige nga, Doc, paki-promote na lang po before we let you go.
How can we reach you? How can people contact you? Please. Ayan. Kayo na po mag-invite. Sa mga kababayan po natin na nais mapagkonsulta, of course, nandun pa rin po yung dating konbensyonal na pagpapakonsulta sa doktor. Kaya nga lang po, karamihan sa aming mga doktor ngayon ay naglilimit din ang pasyente kasi ayaw namin kayong magkita-kita at mag-ipon-ipon sa aming clinic. Para naman doon sa mga pasyente na nais na mapakonsulta mismo sa kanilang tahanan o lugar na gusto nila, maaari nyo pong i-download yung application na www.cudoc.com. Mag-login lang po kayo doon, mag-register. Para lang kayo nagre-register sa Facebook. At i-search nyo lang kung sino man ang doktor na gusto nyo hanapin. At kayo makakagawa na ng appointment base sa oras na gusto nyo at base rin sa oras na available ang doktor. Ito po yung maganda. At kung binyente, hindi na kayo pupunta sa clinic at hindi kayo mauubos ang oras nyo kalahating araw para pumila at safe pa kayo sa mga maaring makuha nyong karamdaman sa ospital. Thank you very much, hi, Dr. Remus. And salamat po, Doc. Ha. Good morning. And ayan. Okay, maraming salamat. Okay, mas mabuhay kayong dalawa. See you, Doc. See you, Doc. Okay, see you, Doc. Citizens of the new normal, gising na with Line Lalalalala Chikadora and Mon Gualvez. Bagong gawin na.